So hi guys, it's me, Honeyglitz Blog, and welcome back to my YouTube channel. So for this video is gagawa tayo ng graham cake. So ayan yung mga ingredients natin, mango, so whipping cream ang gamit ko, tsaka yung graham na biscuit, and then angel condensada. So ayan po yung mga kailangan natin. So ayan, pinipare ko na po yung mga needs natin. So nag-ano pala ako dyan, ito po is ano ko, blender ko din po yan. So ayan din yung gagamitan sa graham cake. So ayan, is minimix ko na po yung ating whipping cream. So marami naman kay ibang pwedeng gamitin na brand, gaya ng nasal cream, pwede din po yon. So ang ginamit ko po is, wala kasi ako nabili na nasal cream, kaya whipping cream na lang ang binili ko. So ayan guys, is pinipare ko na yung ating lalagyan, saka yung mga nagagamitin natin for ating graham cake. So, madali lang naman gumawa ng graham cake, guys. So, ganyan lang yan. Ilalagay mo lang yung mga biscuit sa ilalim. So, bahala na kayo. Kayo na yung bahala kung paano yung gagawin yung ating graham cake. So, hindi ko na masyadong pinerfect yung pagkagagawa ko ng aking graham cake. Basta importante is masarap siya. So, ayan, guys. Para for merienda. Kasi meron kaming bigay ng friend ng boss ko na mangga. Kaya so naisipan kong gumawahan ng graham cake. So yung mangga namin ngayon is walang bunga, kaya may nagbigay lang. So ayan, ganyan lang po yung ginagawa ko. Bali double coat po yung ginawa ko. So hindi ko siya masyadong perfect kasi wala na akong ibang lalagyan. Yan lang yung meron sila dito. Sinilagyan ko siya ng whipping cream. So, ganyan lang guys. Sasalagyan mo ng mangga. So, disclaimer lang guys. Malinis po yung kamay ko. Naghugas po ko ng 10 beses. Charot. So, ganyan lang guys. Ganyan lang kadali. Hindi naman po mahirap gumawa ng graham cake. Basta meron kang mga ingredients. Pwede mo itong gawin sa bahay. So, masarap po din to pang merienda. Lalo na sa mga pulilit. So, yung ginawa ko is hindi siya masyadong matamis kasi ayaw ni boss ng sobrang tamis. So, ganun lang ulit yung gagawin natin. Uulitin mo lang kung ano yung ginawa mo sa una. Ganyan lang kadali, guys. So, kung mapipansin nyo is hindi pantay-pantay yung pagkakagawa ko. Pero okay na din yan. Ganyan naman talaga, diba? Nobody's perfect. Hindi ka tao kung perfect ka. Charot. So, ganyan. Oh, kunti lang yung mangga kasi, kaya okay na din yan. So, medyo wala ako sa mood sa paggagawa ng charot. So, nasasayangan kasi ako sa mangga. Kaya, ginawa ko na lang siya na graham cake. Saka gumawa din ako. Gawin tayo ng ice cream. So, ganyan lang. Saka yung minix, pwede din naman na gumamit kayo ng yung whistle ba, yung panghalo. Pero mas maganda talaga pag gagamit kayo ng mixer para mas mabilis. So, mga 15 minutes ko siyang minix. Para yung consistency niya na medyo hindi siya gaano basa pa. Medyo siya, sticky na siya ng konti. Ganun. So, ayan. Malapit na tayo matapos. So, nakadalawang box pala ako ng gawa ng graham. So, ayan. So, napadami ako nang bili ng crackers. So, okay lang din naman kasi yung tira dyan is ihalo natin sa ice cream. So, ayan guys. Malapit na matapos. So, naisipan ko lang mag-vlog, ipakita sa inyo yung paggagawa ko ng aking graham. So, wala na kasi ako. Sobra kasi busy ako lately, kaya wala na ako masyadong upload. So, ngayon lang ulit ako mag-edit. Kasi wala talaga. Hindi kaya din ng oras. Madami kong inaasikaso ngayon. Tsaka busy ako sa work, kaya ngayon lang ulit. So, ayan. Matapos na yung ating first batch. So, next naman is yan yung maliit. Kung nakikita nyo yung puti, is yan yung nasal cream na yung whipping cream na natira kanina. Hindi ko na tinanggal kasi malinis naman yan, guys. So, ganoon na ulit yung gagawin mo. So, balikan na ko kayo mamaya pag gagawa na tayo ng ice cream.
So, ayun guys, tapos na natin yan. So, next naman is yung ating mango graham ice cream. So, nilagay ko pala yung binlender ko na mangga. So, ano lang siya, isang bowl lang siya. Tapos, sinunod ko na yung binlender ko din na crackers. Then, yung tira. So, imimix mo lang yan. Madali lang siya, guys. Hindi siya mahirap. Promise, masarap. Hindi siya magkakalayo sa lasa ng graham cake. Pero, iba talaga yung smooth niya. So, ayan, binlender ko pa siya ng 7 minutes. So, blend ko para maghalo yung texture ba. So, after nyan is, ilalagay na natin siya sa baunan. Tapos, i-fridge natin siya ng 24 hours. O, pwede na siya kinabukas. Pag ginawa mo siya ng gabi, pwede na siya kinabukas. So, ayun na yung ating graham, mango graham, guys, ice cream. So, ilalagay ko na doon sa Tupperware. So, ayan. So, after nyan is, ilalagay mo siya sa fridge. So, ayan na yung ating ice cream, guys. So, di ba? Ang dali lang. Meron na tayong graham cake. Meron pa tayong ice cream. So, ayan na po pala yung ating graham cake and with mango graham ice cream. So, di ba, guys? Ang sarap ng tignan. Pero, ito yung tinatawag na reality talaga. Hindi mo siya in-expect. Basta masarap yung gawa ko, promise. So, ayan na, guys. So, gawa na din kayo. So, ito din naman yung aking mango graham ice cream na sobrang sarap. Hindi siya matamis, sakto lang. O, diba? May lagyan ko din siya ng crinkles sa ibabaw. So, thank you for watching. Bye-bye!